balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang karambola kasama pa ng singkilan ko na banal Jonathan Dela Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Why do we say that? Yung physical environment has a direct impact on mental health. Of course. Direct. Very direct. Kung hindi maayos sa iyong kapaligiran. Remember yung ano, we call them the broken glass study. Yes. Doon sa New York. This was a groundbreaking study. Kasi nung time na yon sa New York, ang taas ng crime rate. Okay. Okay. Mayor Rudy Giuliani. Correct. Yes. Ayan. Okay. They had to come up with something drastic. Hindi nila makita kung paano nila. Ang ginagawa nila, binubuhos nila sa law enforcement yung pera. Pero even the police, nai-inundate sila ng dami ng crime. Grabe, so napansin nila saka ang daming homeless. Ang daming ganon. Napansin nila na dun sa areas na mukhang derelict, yung mga may basag na bintana, ganyan. Hindi maintained, madumi, maraming trash, mataas yung crime. So dun sa area, what they did was, they cleaned up certain areas. Nakikita nila may direct correlation. Yung maayos yung itsura ng lugar, dun sa crime rate. Okay. They called it the broken windows. May direct correlation yung number of broken windows to the percentage of crime in the area, to the crime rate. So, nag-clean up campaign sila. Dun sa ano. And in fact, in some of the city blocks, hindi lang clean up. Ang ginawa nila, baliktad eh, dun sa ano, sa ibang blocks, dun sa residential sections. In relation to that, kasi dito na nakuha yung study eh. Earlier on, they noticed na may mga neighborhoods na naglagay ng flower boxes. Okay. Nagtanim ng bulaklak yung mga residents. It started with one building. And then, siguro nagkaingita, naglabasa, nagkaroon ng flower boxes. It became a community effort. Mm-hmm. Tapos, naging... parang people became kinder to each other. Maganda kasi yung kapaligiran. At umalis yung criminal elements. Kasi... Yoko na dyan, may bulaklak eh. The message is strong. So they applied it commercial areas na they may... Bukod sa malinis, may konting halaman, signs of life yan eh. So, naging positive environment. Environment has a direct impact also on violence in a certain area. In areas. It's universal. Kahit dito, linisin niyo yung lugar, pero there's also what we call visual chaos. Okay. So, for example, yung black spaghetti, si Vice Inday, nung nasa mayor siya ng Davao, may ordinansa na siya. Yung paliwanag ko na sandali yung black spaghetti. Ayan, yes, please. Kasi hindi nila Trixie. Tapos ituloy mo yung sinasabi mo. Yung black spaghetti, yung mga wires ng telephone wires, makikita nyo dyan sa bawat kanto. Sa lasa labat yung wires, nakabilog, hindi na ginagamit, hindi pa putulin. Out of wakho, out of order lahat dyan mga yan. Yung spaghetti wires na yan. Lahat dyan ho, hindi yan kuryente. Hindi yan power lines. Mga telephone lights yan. At sino ba ang merong telephone lights? Nag-iisa lamang ho. Bukod tanging... PLDT lang. Ngayon, bakit hindi ang laki-laki ng kanila nire-report na income? Hindi man lang nila. Tama yung sinasabi ni Trixie, may effect po yan. Yang unsightly. Yang ganyan. Yang magulong-magulong kapaligiran. Visual chaos yan. Actually, titignan mo isang halimbawa area, district, titignan mo kung aling barangay yung malinis at aling barangay yung hindi. Uh-oh. Makikita mo kung anong diferensya. Ng mga tao. Ng pag-iisip. Mag-iisip. Uh-oh. At saka yung how they work yes. together. Makikita mo yun. Maski saan lugar. Rural area yan. Mapa syudad yan. Anong nangyari sa Davao? Anong ginawa? Tinatanggal din yung Rinday. Kaya naman talaga wala silang telepono. Meron. Hindi. Kasi yung active, kasi kaya nagkakaroon ng ganun, na salit-salit yung mga wires. Hindi tinatanggal yun. Yung iba dyan patay na. Patay na. Yung mga cable TV, mga ganyan. Wala na ang ano.
Pero yung providers, hindi nila tinatanggal. Eh, gastos pa yan eh. Dapat nire-require ng city yan. So even if the city requires it, walang nag-i-enforce. So patambak lang ng patambak yung visual gulo na ganyan. And most people think, in fact, yung administrators ng mga cities natin, if they had ideas about urban planning, itinuturo yan, yung visual chaos. Pagka masyadong magulo yung environment, including yung ganyan ha, yung sabit-sabit, parang ano pang sandamakmak na sampayan yung ano mo, yung condo. Yung bars, yung mga ganyan. Tenement housing len. So for example, yung areas na yung mga bahay, kung parang kung saan-saan lang nilagay, tapos ang papangit, I'm serious about this, yung visual harmony, yung pangit yung bahay. Akala ko, and it's not about poverty, ha? It's not. It's about visual harmony. Yung pagmukhang ano lang, yung kahit may mahirap lang na lugar, basta maayos, napakaganda po tingnan. Tsaka hindi lang yun. It reflects on how you work as a community. Correct. Yung community living, malaking bagay yun eh. And it happens not only in housing, not only 1 billion na raw. Pare, ang subsidy sa housing, 1 billion pesos. Okay. It happens in schools and it happens in organizations. Mm-hmm. I know for an agency na hindi working, there are a number of agencies right now, very critical agencies in government, na hindi naayos ng kanilang boss yung working working area, environment. Tapos nagkakaroon ng mga problem. Maski ang loob ng opisina, pag napakadaming kalat, nakakainis magtrabaho eh. Tingnan mo yung ano, punta na lang kayo dun sa ano, sa prosecutor's office sa City of Manila. Patay oh my dun. Gosh. Patay ka dun. Kuhawa yung mga abogado, gagaling na mga abogado dyan. Tapos you stick them into siguro 1/4 of this ito, studio. This is a big studio. Tapos mayroon pang ano ha, may second floor pa, may sanin pa yun. Para lang magkasya sila. So yun, yung mga ganyan. But we think so little about our own workers. Hindi naman. Yung workplace diba? That's why we have architects, interior designers. It's like, give them your alam needs. Alam mo, yung sino ba yung pinalitan ni Azorin na PNP chief? Si Danao. And si Danao nga ba? Acting siya noon. Acting siya. Panahon ni Duterte, kasi napansin ko, napakalilinis na mga police stations. So I inquired. Nagtanong ako, kasi mga nakikita ko dati yan, ang masukal, may mga basura ba minsan. Tapos yung parking sa nasa labat, yung gano'n, sa mga naitsura. He made it a point na kailangan maayos ang mga police stations. Yan. Para puntaan ng tao. Kasi otherwise matatakot lang. Para may confidence sila na pumunta sila. For example, maayos. Pero dati pa. Talaga daw, pati yung krami, makita mo, dati yung mga parking dyan, ako. Salit-salit, kung saan-saan. Inayos yung physical. Malaking bagay yun. Malaking bagay. Kaya I got curious eh. Alam mo ba na in some offices, yung boss na magaling na boss na yon, nagkaroon siya ng cluttering specialist. Cluttering. Aha. Declutter. Isang executive assistant niya, at trabaho mo, every morning, declutter. Umikot ka sa mga opisina. At tingnan mo kung nasan yung mayroon, para na mapagalitan natin yung head na yan. Division, whatever. Ayusin niyo yung inyong opisina. Ayusin niyo yung mga opisina niyo. Regional trial courts. Kulang ang filing cabinets. In fact, kulang ang space. So hanggang umaabot yung files sa hallway. Nung bago akong abogado, nagnanavigate ko. Whether it's Quezon City or Manila, isa lang yung nag-ayos noon, Makati. Ang ayos ng mga RTC nila kahit mga ngayon. Mga offices. Pero noon talaga, kaya yung dati yung sinasabi ng ibang mga profs namin, hindi sila nag-litigate kasi sabi nila, pagpunta mo sa doon pa lang sa bungad pa lang ng regional trial court, buisit ka na eh. Kasi ang dumi, ang kalat, kung saan-saan yung mga files. So, yung ganyan na chaos, ang lakas kaya ng message niyan, magulo din dito. Magulo din yung at dahil magulo, you can get away with a lot of things. So, taas ang crime rate kapag chaotic yung visual environment mo. That's why it's not an elitist thing, ha? Paano yung urban planning natin?
What urban planning? We have urban planning. Ang gulo-gulo ng ating mga syudad. Yun na nga. Alam mo, pag napunta ka halimbawa, ito na lang, maliit na example na lang. Punta ka na Singapore. Mm. Well, nung periodista, nung ako'y reporter, ako'y nakakapasyal din eh. Hindi naman pasyal, nakakapunta dyan ng assignment. May invitation at coverage. Hindi tayo nagkakalayo. In the early 80s, yan, Singapore. Actually, minsan talo nga natin yung mga yan. Oo. Manila at yan. Mm-hmm. Okay? Hindi tayo nagkakalayo yan. In a matter of 10, 20 years, grabe ang inayos nila. At ang kanilang sikreto doon, napag-alaman ko, eh yung urban planning, comprehensive. Mm-hmm. Sinimulan nila yan at inunti-unti nila yan. Hindi naman yan overnight, naging Singapore yan eh. Diba? Mm-hmm. Inunti-unti nila, sinimulan nila sa ganitong lugar, yung mga old, yung mga nagtitinda sa sidewalk, inunti-unti nila, nilinis, nilagyan. Ganun ho. Mm-hmm. Hindi overnight mangyayari yan. Pero yung sinasabi ni Trixie, yung iyong kapaligiran, malaking bagay yan sa psychological well-being ng tao. Mm-hmm. Eh, magtataka mo ba tayo kung nagpapakamatay ang mga kabataan? Eh, dahil sa nakikita nila sa... Chaotic din isip. Di ba nga ka, dati binabanatan si Mrs. Marcos, ML. Bakit ka may human settlements? Bakit ka may human settlements? Ba't ka nagpapaganda? Yan. Naayos mo yung mga kapaligiran. Ano lang yan? Makeup? Cosmetics? Cosmetics yan. And then... later on, diba, the next administration, the Aquino administration, they wanted to have nothing to do with the Marcos administration. Na minsan wala nang reason. What's wrong with an organized and harmonious environment? Diba, sometimes called beautiful. For lack of ano, better vocabulary. Oh. Eh, may tatak imelda yan. Ah, ganun. Tama. Potemkin village yan. I miss that term. Inilalagay mo lang, binibinturahan mo lang yun eh. Yung ganon. Ito po, related dyan, ano, sa problema natin sa environment and planning. Sabi po ng Presidente BBM, ay iniisip niya magbigay ng 1 billion subsidy para daw humabawasan yung monthly payment amortization nung makakatanggap ng government low-cost housing units. Okay. Mm-hmm. Yung subsidy na yun, eh kumbaga, bababa ang iyong hulog. Mm-hmm. Oh. So pareho pa din yung scheme, ownership, na medyo kinakabahan tayo dyan. Sa scheme na yan. Eventually, pamigay ka ng pamigay kasi kailangan mo ng lupa dyan. Always. Pag nagtayo ka ng bahay, kailangan mo ng lupa. Yung tinayoan mo bahay, na tinayoan mo ng lupa, pag binenta mo yan, forever lost na yan sa government. Hindi mo na pwedeng pakialaman yan. And yet, isa-subsidize pa natin yan. Para bumaba yung kanilang amortization. Parang hindi. Ulit. Okay. Ang ating scheme housing kasi. Housing scheme. Okay. Ibebenta yung lupa't bahay, unit. Mm-hmm. Sa tao, sa public. Okay. Eh, hindi ma-afford ang amortization. Mm. Right. Ang pinag-iisipan daw ngayon ng presidente, magbigay siya ng 1 billion na subsidy. For the amortization. Parang support subsidy. So in other words, yan pong pabahay natin, it's the same thing as before. It's an ownership system. Na sinabi na natin, alam na ng mga economists na flawed. Why? Kasi po limited lang ang lupa. It's a finite resource. Kung sabihin yan, finite resource, hindi na ho nadadagdagan yan. Hindi na lumalaki yan. And yet, ang population natin na nangangailangan ng bahay, eh palaki na palaki. Okay? Paano yan? Darating ang araw, theoretically, pagdating ng panahon, wala na lupa. Naibenta na lahat eh. Finite resources. Naibenta na lahat. So mali po yung sinasabi ng mga think tanks
na mga planners, uh-huh, hindi ganyan ang socialized housing. Yeah, you don't, na ibebenta mo yung bahay, exactly, at lupa. And socialized housing is supposed to be a leg up lang. Uh-huh. Matulungan ka for a certain period. Yeah. It's like on-campus housing. Mm. Di ba doon sa, yes, mga professors? Yes. Habang nagtuturo ka sa UP dahil mababa nga ang sweldo and so on, mayroon at least ka meron kang pabahay. Dito, pero pagka medyo umasenso ka na at hindi ka na nagtuturo sa UP, eh, hindi ka nang magpabahay ng sarili mo. Sinulat ko na yan nung column ko. Noong matagal na, panahon ni Cory, nasa Philippine Star pa ako. Noong kasi, para bumango-bango, ang gobyerno, kasi pabagsak na yung rating noon, namimigay ng lupa sa mga informal settlers. Okay. Proclamation. Sabi ko, yung binibigay. Yan na nga eh. Darating ang panahon, wala na tayong lupa na pagtatayuan ng mga mass housing. Kasi binamigay nyo na yung lupa eh. And then, at saka yung binamigay mong lupa na yan, nagkaroon ng development in the surrounding areas, away na inabot. Ayan na. Ganito po ang socialized housing. Magtatayo kayo ng mga housing units, tapos patitirahin nyo dyan yung deserving. At subsidized rents. Subsidized lease. Ang condition dyan, may mga points yan. Kapag maagap ka magbayad, may points ka, may tapos pwede kang ma-discountan, mga ganon. May mga sistema ho yan na pwedeng gawin sa socialized housing. At pag ikaw, nakaangat-angat na sa buhay, nakapag-aral yung anak mo, nag-i-engineer, meron akong kaibigan, ganyan, nagta-tricycle siya. Yeah. Noong nag-graduate na engineer yung anak niya, nakatrabaho na, pinatigil na siya mag-tricycle. Umasenso. Pag dumating ho panahon na yon na umasenso na itong taon-tong pamilyan to, you move out of the socialized housing kasi subsidize your rent. Kasi pwede ka na. Meron ka na. This meron is na just kayong means to buy your own house. Nako. Ganyan ho. Ganyan dapat yan. Hindi pwedeng pamigay. Sir, hindi ho pwede yun eh kasi ang gagawin ho namin, di umarat na ho kami. Kami na ngayon ang landlord. Magpaparental. Paparental ka. Diba? Ganyan ang nangyayari. Yan, ikaw ngayon ang kikita sa subsidy ng gobyerno. No. Imbes na matulungan yung mga tao yung mga yun. Imbes na umasenso kayong lahat. Ikaw lang. Ikaw na nga. Landlord na ako eh. Yan ang oligarchic system. Hindi kasi yung inaano ko is... Yung sasakay ka sa likod ng iba para makaangat ka. Doon sa 4-piece program, ang daming nagre-react. Bakit natin bibigyan yung mga mahihirap, ganyan, magtrabaho sila, magiging tamad sila. Why aren't we reacting the same way to housing? Di ba? Bakit hindi tayo nagre-react ng ganun? When this is clearer, di ba? Yung sa para sa akin ha, alit lang ng binibigay natin for yung ayuda for the 4-piece. At merong purpose. So the kids go to school and stay in school. Okay. Tapos yung mga pregnant and lactating mothers, they will go to the doctor, magpapa-check up sila because good health is always a national concern. Tapos after that, yung pa-check up ng baby, requirement din yan para tuloy-tuloy yung ayuda. So this protects society. So makikita natin, ito may purpose. Tapos may hangganan, syempre, while the kids are in school. Yes. Pero yung housing, bakit di tayo nagre-react ng ganun? Ito, ito ang teorya na narinig ko kung bakit ganyan ang ating housing program. Okay. Binebenta, kaya may pag-ibig, may ganyan, okay. Magtatayo ang private sector ng low-cost housing, ibibigay ng gobyerno sa mahirap at subsidized rates. Sino kumita? Yung developer. Developer. Kaya kailangan benta eh. Kasi kung renta, walang kita yung developer na yan. Therefore, ang ating housing program designed for developers. Pero actually, So, ang napakalakas ng lobby nila na ma-prevent sa socialized housing. Pero actually, alam mo, kasi magiging limited lang yung number of kasi ang socialized housing na benta ng benta, kailangan tayo ka ng tayo. Correct. Tapos mauubos. Hindi kailangan kaya ng gobyerno yun. Pero yung socialized housing, the government ang magtatayo, di ba? Tapos magre-renta kayo dyan, yung unahin mo talaga yung mga hirap na hirap sa buhay, yan ang unahin mo mga renta.
Kasi po, kulang na kulang talaga ang shelter units natin. Mm-hmm. Pero actually, meron naman mga developer na pwede mong inganyuhin sa rental eh. Mm-hmm. Pwede. 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 Pwede sila. Eh, bakit ayaw? Kasi bili, mabilisan, boss. Ang bili kasi, napakalakas ng kita. Oo. Kasi, i-advance ng government yung bayad sa mga developers. Tumos ka na. Oo, ito na. Bawi, ano ka na? Kuha mo na yung puhuna mo. So you go to another land. Iba naman yung de-develop mo. Mali eh. Mali nga. Mali yung ganyan kasi, sistema. Pwede mo naman yung ganyan sila. Hindi, gawin mo ano to. 5 years or 6 years. Kaya nauso na yan, advance payment ng gobyerno. Mm-hmm. Labi rin ng mga real estate. Developers, yes. Ay, diba? Labi rin ng mga parang real estate. Parang sila lang ang anak ng Diyos eh. Mm. Oh, na binibigyan ng government privileges. Ng privileges. Yes. Ganun ang nangyayari. It's even worse. Kasi sila din yung lobby dun sa destruction ng heritage sites. Oh! Hello! Sasabihin ng iba, kulang kasi sila sa awareness for ano, for all the value of heritage. Hindi na tayo, sa sobrang yaman at ano na nila, alam na nila yung value ng heritage. Pero they accept it in other countries, pero pag dito, kiver lang sila. Actually, meron nga under the law, na pag ikaw ay developer ka, halimbawa high-rise condominium, medyo pricey condominium niya, you have to have a parang missionary activity, which is magtayo ka naman, magtayo ka ng socialized. Tama. Yun. Dapat ganun. Dapat ganun. Hindi nangyayari. Hindi puro BG sila. Hindi lang puro BG sila. At Villamore. Airbase. Hindi lang yan ang nire-raid mo lagi. Hindi pwede yun. Magkaroon. Ngayon, yung sistema na yun, which was supposed to be a good idea, ang nangyari, para rin yan sa agriculture. Okay. Diba? Kukuha ka ng ano, pero kailangan magkaroon ka rin ng agricultural program pag kukuha ka ng loan. Okay. Yung mga banko, 25% of your loanable funds should be in agriculture. Ang binibili nila, papel. Imbis na nag-agriculture, diba? Instrument. Hindi pare, magbabayad ng multa. O kaya magbabayad ng multa. Ayun. Kasi kapag hindi ka naglaan ng yung loanable sa 25% sa agriculture, may multa ka. But they'd rather pay the fine. Then help people. Then agriculture. Then in agriculture. Agriculture. Okay, ang gagawin nila, bibili sila ng government funds. Nagbabalik ang karambola. Ang oras natin, 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik ang karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Bukod sa happy birthday. Happy birthday. Paring Angelo Uy. Angel, Palmones. Hindi namin binabati si Boss Angel Palmones. Huwag natin batiin. Huwag. Si Lakay, huwag na natin batiin. Huwag na rin si Lakay, huwag na yan. Birthday din ni Lakay. Godsano, DWIZ anchor po dito. Hindi namin siya binabati ng happy birthday. Binabati natin yung mga kaibigan natin sa Legazpi, yung mga tiga PMS, lahat ng mga RDs at saka RDs ng government agencies, sina Summer Sia, nakikinig ngayon sa Legazpi, Legazpi City. Itong mga grupo rin natin sa Antique. Ang layo natin, ha? Ikaw, paring Willy Hirato, nandito ka, hindi ka bumabati, ayari ka sa amin. Nandito ka sa, ano? Si, itong mga grupo ni Nagabi, sina Lemuel, dyan sa Laguna at saka sa Cavite. Mayroon daw activity pati ngayon yung mga grupo ng mga developers diyan sa Tarlac. Malalaki itong mga ito, ha? Mag-uusapan kasi natin yung mga developer. Sila daw hindi ganyan ang kanilang formula, ba? Sabihin nyo sa amin kung anong formula nyo para maibigay natin. Baka mas maganda, Maganda yan. Ayoko rin batiin si Chef Jesse. Ay! Sinsyoko. Wag na si Chef. Si Chef Jesse, dyan sa Rockwell. Masarap yan. Tsaka yung mga pal, di ba? Kinuha yung mga top chefs. Birthday niya ngayon, eh. Babatiin ba natin si Chef Jesse? Mm.
depende yan eh. Tingnan natin. Wag natin batiin si Chef Jason. Umano na si ano, si Angelo. Hindi daw ngayon ang birthday niya. Hello? Kailan? Sino mo ito nagbibigay sa amin ng ikaw ngayon ang birthday? Baka po na, gusto mo lang magpakain. Ikaw talaga. Baka na. Kahit di niya raw birthday, pwede siya magpakain. Pwede siya. At saka si paring, dating congressman na kasama natin, Johnny Revilla. Ito, magaling na actor ito. Uh-oh. Si Johnny, kapatid ni na Martes at saka ni na, ano. Johnny, ha? Nakikinig ka mula sa amin. Tapos si Joy Cruz. Joy Cruz? Si, nasa Thailand, Bangkok. Talaga naman si Joy. Yung guard natin on duty, Emmanuel Macose. Hindi ka rin na early na mati na happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Okay. Okay. Itong mga grupo natin dyan, si Nagari De La Paz, yung grupo ng Maunlad the Filipinas Movement, ba? Belated happy birthday doon sa aking kaklase si Babes Tanseco. Belated happy birthday. Alfonso Tanseco yan. Okay. Alfonso. Magaling sa bowling. Oo. Wag na daw batiin yan mga yun. Wag na lang natin batiin yan. Magaling sa bowling, ayokong batiin. Ito mga nasa comment section. Ito daw. Ang susutil nyo, grabe kayo. yung class 69 Ateneo High School at class 73 dyan sa Ateneo College, pa, golden anniversary, yayabang nyo ha, golden anniversary. Golden ha? Golden ha? Golden ha? Golden kayo ha? Dapat may lechon ba kayo? Ang golden ba, nagli-lechon ba? Oo. At least. At least ha? At least. Tapos siguro mga isang dosen ng kutsinilyo, ganun. Okay. Oo. Well, ito po meron lang tayong konting babala. Ang sabi ng Bangko Sentral, malamang daw ho, mataas pa rin ang inflation rate ngayong January. Okay. Kasi yan, dahil sa dala ng mataas na tumaas ang ating water rates. Okay. Mm-hmm. Marami pong salamat, Patrick T. T.Y. Isa yan sa dahilan kung bakit mataas pa rin ang inflation rate. Grabe, laki ng binayad ko sa tubig. Mahigit 50% ang increase ng aking water rates. Grabe kayo. Dapat padala ko sa kanila. Unang taon pa lang yan. May mga increase pa yan sa susunod na apat. Padala natin yung bill ng mga cardiologist natin sa ano, kay Patrick T.Y. Oo. No? Antindi daw kasi ng ano. Mahal na mahal daw mag-TikTok. Ah, ganon. Ka-TikTok. Yun sa kanyang public consultation. Ay, oh, sabi po ng BSP yan, ha? MWSS, Regulatory Capture Office. Yan, hindi ho kami nagsasabi niyan ng BSP dahil daw sa mahal ng tubig. Sila na mismo yan. Sila na yan. At ito pa. Tataas daw ang electricity rates. Kaya yan. Okay? Sabi po ng BSP report, upward price pressures for January expected to emanate from? Sabihin, sa manggagaling niyang pagtaas ng presyo, higher electricity rates. Okay, thank you ERC, Energy Regulatory Capture. Thank you po sa inyo, sa pahirap nyo. Maraming salamat. Nakontrolado na isang grupo. Yang wa-approve water rate, pinaganda pa ng BSP. Water rate rebasing. Ano ba ibig sabihin ng rebasing? Na pagtataas. Yun lang yan. The rebasing means pagtataas. Tinaas. Tinaas. Grabe kayo. Yun ang ibig sabihin ng rebasing. Medyo disimulado pag rebasing lang. Hindi mo sasabihin niyari. Hindi mo sinasabi. Rebasing. Ang ganda pakinggan. Actually, ano eh, it's a nice term for ninanakaw na nga namin yung property pero iano namin. Tapos i-charge namin sa inyo. Ayan. Yun yung translation niya. Maganda pakinggan. Water rate rebasing. For approve. Ano? At approve, For public information, approve ang water rebasing ano? Ng MWSS board. Oh my gosh. Blessing pa talaga ang tinatawag natin. Yes, yan. Blessing. Diba? Kala ko kumukurot. Dun sa ano, ang rate rebasing po, nandun yun dun sa concession. Ano bang tawag sa kanya? Basta water agreement. Concession. So, concession agreement. Na sikreto ato na.
Kung hindi nila pa, nakakuha tayo ng kopya dahil nilabas ni Jerry sa, dahil ano, sa internet. Dahil sa galing lang ho ni Trixie kaya nakuha niya. Ano, pero tinatago talaga. Tinago siya. For, ano, naalala ko kasi nagbebeg ako noon, may kaibigan ako nasa Meda. May kopya sila. Ito pa napansin ko, parin Jonat, ang Manila Water, ang kanilang increase, nasa 10 pesos per cubic meter. Meter. Ang Maynila, nasa 3 pesos lang. Hmm. Kaya nag-compare kami, Maynila si Joel eh. Si Karen Joel. Ako, Manila. Ang laki na increase ako sa akin. Manila Water. Bakit sa akin, ang liit lang? Eh kasi nga, yung pala, ang approval nitong kagalang-galang na si Patrick Tiwai. Patrick Tiwai. Mas malaki, Daddy Hamak, 3 times more than yung increase ng Manila Water versus Maynila. Kasi maganda nangyayari sa atin. Dati sinasabi nila kasi mas mahirap po ang terrain dyan sa area ng concession ng Manila, Manila Water. Ng Manila Water. Yung supply. Ano, hindi na yung problema yun. Number one. Number two. Number two, maniwala naman ako. Ito yung oldest eh. Ito yung oldest. Meron ng mga pipes going back to the American colonial period. Tigilan ako. Ginagamit. Diyan ako naiirita sa rate rebasing eh. Kasi sasabihin nila, meron silang nilagay. Yes. May infrastructure silang nilagay. And therefore, i-rebase yung computation ng kanilang fee ay ibibase na dun sa dinagdag nilang investment in the infrastructure of the water system. Eh, sinasama ninyo pati yung 1901 structures eh. Yeah. De, sinabi na, from the very start, yung ano kasi, yung transition, hindi nagkaroon ng audit. Ilang ba talagang kilometrong pipes ang nakalagay dito sa concession area mo at ilan dito sa ngayon? Kasi ganito yan. Yung main pipes ninyo, nakalatag na yan. Nilinangan ng gobyerno, inutan ng gobyerno yan, etc. Yung inyong water source complex, tinayo na yan. Hindi naman sa inyo. Dam, lahat. Oo, lahat yan. Dam, everything. Oo, lahat yan. Wala kayong investment dyan. Actually, ang investment nga ninyo, hindi ba ninyo investment eh. Unang-una, kinukuha niya sa consumers kaagad dahil meron kayong OPEX, CAPEX. Pangalawa, yung mga... Advance yung bayad natin. Bayad natin. Hindi nga ginawa eh. Precisely. That's another issue. In-advance natin, hindi pa ginawa. Pagkatapos, yung inyo magpunta sa residential, pinagbabayad mo yung residente. Tama. Pati yung installation fee. Pati yung installation fee, pinagbabayad mo. Pagkatapos yung iba, kagaya doon kinapit. Eh bakit kukunin nyo pa, bibayad na installation fee, babawiin nyo pa sa water rates. Pagkatapos ganito pa, yung sinasabi ninyo, hindi ho kasi merang requirement, STV, etc. Excuse me. Diyan sa, halimbawa, one example is yun sa Ferndale, kina Philip, Attorney Philip Cruz. Sa anong, sa anong subdivision? Ferndale, subdivision, Ferndale. Saan yan? Diyan Quezon? Sa Quezon City. Quezon City. Oo, Manila Water ito. Away na ito kasi sinabi, sinet up nila yan ng mga residents yung Ferndale na yan. Okay. Sinet sila up nila yung STV. Sila nagtayo ng mga water facilities. Ngayon, kailangan i-take over na yan dahil trabaho talaga yan dapat ng water concessionaire. Eh. Yan. Sewerage treatment plant po yung sinasabi ni Jonathan. Ngayon, yung tungkol sa magbabayad at sa mag-take over, away na sila. Tinayo ng mga residente, sinisingil sila ng environment. Maliit lang naman eh. Sa akin, 500 plus lang yung aking environmental. Yan lang. Lang. Tapos... Over sa how many decades na wala naman ako nakukuha ang pakinabang. Correct. Nakaposo negro pa rin tayo. Diba? Ano yung binabayaran ko doon? For the privilege of building my own? Ay, hindi ho. At payag na payag itong si kagalang-galang na Patrick Tim. Dapat pa, ano, reimburse nyo yung binabayad ko kasi I take care of my own sewerage eh. Oo. Dalawa pa nga yung ganun ko. One from my lolo's 1938 structure. And still working. At saka laki eh. Laki ng ginawa niya. Because at the time, there was no sewerage in Cubao. Pero ngayon, mayan naman kayo. Dapat ginagawa nyo na. Umiikot ho yung ano eh. Umiikot ho yung malabanan. At saka lahat. That's their idea. Oo. Of ano, environmental service. Ano, Patrick Tiwai at saka si Eli. Boss, Chairman, Eli Vega.
Tingnan ninyo to. MWSS World kasi pupunta doon yung kanilang ano eh. Yung kanilang approvals. Mm. Yung regulatory capture office. Isa pa daw hong element. So, kuryente, marami salamat ERC. Mm. Tubig. Tubig, marami salamat MWSS. At saka, yung pong uptick in prices of key food items. Mm. Marami salamat mga kartel ng onions, kartel ng baboy, kartel ng bigas. Ay, may bawang nang kasama. Kartel na... Lapit na maubos yung ano, yung makumpleto yung panggisa. May bawang na rin nag-ano. Pero sabi nila, kasi malapit na ang harvest, kaya nagmamahal na ang bawang. Eh, malapit na harvest, hindi dapat magmura. Parating ang marapit na ang harvest, halar. Hindi naman once a year ang harvest ng bawang. Tuloy-tuloy ho yan. Hindi na siya seasonal eh. Pwede nang dire-diretso yung tanim niyan. Nagtataka nga ako dito kina Joey at lahat eh. At saka si... Joey Salceda. Hanggang ngayon, hindi mo nila na... Nabibigyan namang pagkakataon si Queen na magtrabaho eh. Magtrabaho. Si Queen. Si Lea. Si Lea Cruz. Queen, Lea Cruz. Pinangalanan niya yun niya. Oo, nasan na. Nasan siya. Sabi po ng BSP, eh maaring hindi pa daw makontrol ang inflation. Dahil sa mga factors na yan. Okay. Kapag ganyan ang nangyari, hindi na makontrol ng inflation. Ano po yan? Nakakababa ng confidence ng negosyo. Okay? Kailangan ma... Well, relatively, maganda pa rin ang ating inflation rate. 8%, 8 point something. Kasi maski Germany, 9 plus eh. Ang inflation rate. Ang problema ho natin, yung ating mga kapitbahay dito, sa Asia, ang ASEAN, ang mababa ng kanila inflation rate like Malaysia. Pero ang malaking factor dyan kasi subsidized ang kanilang energy. And meron sila. Meron sila. And they really subsidize. Correct. Indonesia, ganun din. Eh sa atin, isang factor yan. Electricity nga eh. Tataas eh. Okay? So kanila control the inflation and therefore may advantage sila in attracting investments. Eh, ang ano natin kaya dito, pag sinubsidize natin yung gumagawa ng kuryente, titibain lang pa rin tayo. Hindi, huwag na nga isubsidize eh. Gawin lang level playing field. Pamasukin nyo yung mga iba. Huwag naman may control ng isang grupo. Pamasukin nyo yung iba. Okay? And by papasukin, we mean? Meaning, huwag inyong pahirapan yung mga requirements. Sinasabi ni Jonathan from Texas, ang tanda ng gumawa ng liquefied natural gas. At sagot nila lahat. Para mas mura na yung pagluto. Ano ba? Kung ako, right now, pupuntahan ko yung kumpanya na yan. At usapin ko, you're welcome. With red carpet. With, diba? Ay, ayakapin ko pa kayo. Kahit dalawang red carpet. Libre drinks. Pero, at least nagsalita po ang ating Department of Tourism. Oh, good. Ano sabi? Ready daw silang supportahan si Marcos dun sa kanyang executive order na Philippine Development Plan 2023 to 2028. Yan. Ready daw sila. Ready. Support. Ayon sa press release. Pareho ba sila ng PR ni Chalepo? Meron ba kayo choice? Halos pareho lang ng PR ni Chalepo. Malamit na sila magkapareho ni Chalepo. At least hindi nila pinagchachaleko si Cristina. Si Sec Frasco. Kawawa to si Secretary. Ganyan ang mga mababasa mo. Lalo ka mawawala ng tiwala sa Department of Tourism. Diba? Kasi nakaayon doon sa economic plan. Malaking bagay po ang tourism. Because dyan tayo kukuha ng dollars. Ito nga ngayon, mangungutang na naman tayo ng 600 million dollars sa World Bank. For what? For financial system stabilization. What? You need dollars for that? For system stabilization. Panusot lang po yun. Yung dollars kailangan natin pambayad ng ating mga importation. Yes. Foreign exchange. Dahil kailangan po hindi bumaba ang ating reserves. Therefore, we have to borrow in dollars. Okay. Sasabihin lang financial stabilization. How do we earn the dollars?
to pay for our imports. Isa doon sa programa, tourism. Kaya sabi ng tourism, we support. Ready to support. Ah, ready to support. Okay. Ready to support. Okay. Sarap ng mga ganyan na press release. Konting good news naman muna. Anong good news? Okay. Ang Karambola ay naririnig na sa FM stations ng Aliw Network natin. Aliw Broadcasting. So, home radio naririnig na rin kami ngayon. Or dun sa outside of Metro Manila. So, basta sa mga FM stations natin, tinadala na po nila ang Karambola. Hindi lang 882 ngayon. Lahat ng frequency modulated airwaves. Mm-hmm. Yung isa po, amplitude modulated. Okay. AM. Yung frequency, mas stable yung signal. Mas malakas. Ika nga ng aming boss. Pagka pumasok ka ng tunnel, di nawawala yung Karambola. Yeah. Thank you. Maraming salamat. Getting ready for our launch din sa TV. Oh, babalitan na rin natin yung ating later. Yung ating jingle. 882. Mm-hmm. Alis na po yun. Mm-hmm. Mag-FM tayo. So, bahala na si Sanasi yung pangalan ng ating composer. Si galing sa Labuyo. Dun sa YouTube. Pero si Attorney Trix nagtataas pa rin ng cellphone para makahugging ng signal. Iba po kasi yun. Meron po kaming Magaling po yung mga taga-radyo namin dito. Super galing. So, next is yung aming internet. Taposin ko lang yung statement ni Secretary Frasco. Okay. Ayon sa press release po ng Department of Tourism, kahit daw po gargantuan challenges, ang inaarap ng tourism sector, somehow, manageable daw, dahil daw, the fact that our President, Ferdinand Edralin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., has clearly identified tourism as a priority under this administration. He has made great efforts as well to convey to the global community in terms of receiving investments and tourism. This has put the Philippines in a good position towards recovery. Secretary Frasco or Secretary Pascual? Pareho. Can't tell the difference. May press release to eh. A press release, okay. Alam mo, ang press release, sasabihin mo lang, si Frasco nagsabi, pero hindi naman yan totoo magsabi noon. May nagsulat lang ang nagsabi noon. Tapos i-attribute sa secretary. Ang akin dyan, kawawa yung secretary dyan. Pinalalabas nila sip-sip. Kung ano-ano na lang. Huwag na lang kayo mag-press release kung ganyan. Mag-press release kayo, yung actual project. Yan. Destination. Accomplishments. Naayos na ho namin. Ganito namin ibebenta yung destination na yan. Kaya yung mga interested, bumisita dyan, ganito ang gagawin nyo, ganyan ang mga makikita nyo dyan. Yan ho ang gusto namin mabasa bilang turista. Meron ba silang sa DOT? Yun yung hinihingi ko dati nung MCCA ko. DOT, lagayin nyo lahat ng... Anyway, nakalist naman yung mga heritage sites eh. Gawa ko yun ng parang clickable map. Heritage tour. Oh, pagkakunari, mag-click ka dun sa sa probinsya. Oh. O dun sa on your route, may road map ka. Oh. Tapos kung tumigil ka dito, anong makikita mo? Ayun na, hindi ko alam yan eh. Tapos yung mga diba dati may mga tourism accredited businesses. Yes. Dapat sa clickable map mo, pagtingin mo, ay, meron ganito. Ito, DOT recommended na ganyan. Kasi ang daming sites ngayon, online, yung mga trip advisor, ganun, na ginagawa yung trabaho ng DOT. Now, there's nothing wrong with that,
Pero dapat meron din tayong atin. Kasi yeah, hindi naman nila, lahat na sasaklaw nila. Not only that, DOT has access to the experts. Yun. So, dun pa lang sa nanay ni Tourism Secretary. Pero yung gargantuan challenges are somehow made heritage more resource na yun. Manageable by the fact that our president identified tourism as priority. And at the same time, not helping. Naman, at least na-extra. Na-extra si Presidente. Yung mga na DOT establishments, malaking bagay yun. Pag sinasabi mo, this is a DOT establishment, your feature of that is parang endorsement. Malinis ito, maayos ito. Dati si Sec Aspiras may ganun . Meron siyang yung sticker ng DOT. Yes. DOT. Tiwala ka doon. Parang Good Housekeeping Seal of Approval. So pag may ganun yun, recommended ng meron DOT. Meron ako ito. Chances are. Okay. So I got curious. Naka-display ganun sa karatan. Chances are, it's a restaurant. Kasi papunta ako ng North, nakita ko, chances are, yung restaurant talaga yan. Pinunta ako ngayon, may DOT sticker. Na napakasarap ng pagkain. There you go. Ganon. There are ways to attract tourists. Dati nga, meron aside bang aside from issuing press releases. Dati nga, nung panahon ni Sunshine, if you are only staying for 2 days and you're coming in from pupunta mo. Yan, may ganyan. That's why may nayong Pilipino. That was precisely for that. Dati meron ganyan. And if you are coming, if you are going to this place, kaibigan mo yung tika dito, halimbawa yung Panay Island, ito yun. Pupunta ka rito. Ito yung pupunta mo, dito ka mag-landing, ito yung daan, mag-ayos ka dyan. Ito yung makakausapin mo ng mga tour guides, whatever. Establishments. Mayroon ganun dati. Yan ang isang very basic housekeeping na gagawin ng DOT. Hindi yung press release. In the past few months, he has made great efforts. Wow. Referring to the president. Okay. He has made great efforts and waves as well. To convey an openness to the global community. Mabuti hindi mo sila sinabihan, please do not patronize. Ooh, ouch! Maraming sa on that note. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karamolan itong araw na ito. Antabayanan, susunod na programa, Ronda Pilipinas with Sir Dennis Antenor and Ms. Jam Tarayo. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, we'll see you tomorrow. Ako si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.